click na recording. Yan, okay. Kaya record na. Nakapulado na po tayo. Ibig sabihin recording na. Okay, group 1. Can you present your presentation to our class? You have a lot of time to present it. Huwag niyo madiliin. Group 1. Change kong patuloy. Group 1, nandiyan na ba kayo? Agorilla. May nakikita po ba, sir? Oo, nakikita ko. Sige. Okay. Good morning, sir. Good morning, everyone. We are group 1. Naririnig po ba? Oh, audible. Audible. Good morning, everyone. So, we are group 1 and our report is all about transnational crime focus in prostitution. So we have table of contents. First is the transnational crime, prostitution in local view, local prostitution international. So first, we go to transnational crime. Transnational crime is an activity that is considered a criminal offenses by at least 2 countries. It is an offense whose inception, prevention, and or indirect effects involves more than 1 country. So, ang transnational crime ay ang mga paglabag sa batas na nagsasangkot ng mahigit sa isang bansa sa kanilang pagpaplano, execution, o yung tinatawag natin na impact or epekto. These offenses are distinguish from other crime in their multinational nature, na kung saan nagdudulot ng mga problema sa pag-unawa sa kanilang mga sanhi and developing prevention strategy. So next, the word transnational describes crime that are nor only international, but crimes that by their nature involve border crossing as an essential part of the criminal activity. So dito, hindi lang siya nangyayari sa international, kundi basta involve ang 2 or more countries, I think automatic na transnational crime na siya agad. So we next, transnational crime has conventionally been seen as a threat to the state, threatening its national and regional security and rule of law. So dito, so ang transnational crime talaga ay isang talagang banta sa isang bansa or estado. At parang nalilimitahan ang panlipunan at kultura na pag-unlad ng isang society. Kasi nga, itong mga crime na ito ay may mga transaction kung saan nakaka-apekto across borders or ibang bansa. So, pwedeng maganda or hindi maganda yung epekto kasi nga, di ba, yung iba dito, dito sila nabubuhay sa paggawa ng mga krimen. So, we go with the next slide. We will go with... before that, so we have 5 example kasi ng transnational crime. First, we have the terrorism, 2, drug trafficking, 3, money laundering, 4, trafficking in person or trafficking of person, and lastly is the cyber crimes. Pero yung report po namin is focus on trafficking of person. So, trafficking of persons, recruitment, transportation, transfer, or harboring or receipt of persons with or without the victim's consent or knowledge. So take note, with or without the victim's consent or knowledge. So dito naman sa trafficking of person, ang pinupunto dito ay pinilit ka man or hindi, parang may force
may force bang naganap or wala? Isang example dito is yung prostitution nga. Forced labor, slavery, servitude, removal or sale of organs. So sinasabi din dito na Article 3 of Trafficking Protocol clarifies that has three constituent elements. So first, we have the an act. Second, we have the means. And third, we have the exploitative purpose. So sa first, balik tayo sa first. Wala po siya sa PowerPoint. So first is an act. It focus in what is done. So sabihin na natin dito, what is done? So ano yung nangyari? Ano yung nagawa? So dito papasok yung sabihin natin prostitution. Sabihin natin binenta niya yung sarili niya or yung katawan niya, exchange of sex activities. So what is done? Ano yung nangyari? Ano yung nagawa? So the second is the means, how it is done. So paano siya nangyari? So example, dito, sabihin natin si Miss A, nahuli ng mga pulis ng gabi, 8 p.m. kasi usually gabi naman talaga nagaganap yung prostitution, di ba? So nahuli siya mismo sa akto na binenta binenta niya yung sarili niya, yung katawan niya, exchange of money. So how it is done? So kunwari na nahuli siya sa kalsada, ganun, na nahuli siya sa akto. So number three is the exploitative purpose. Dito naman nangyaya ay focus on why it is done. Bakit niya nagawa? Bakit nangyari 'yon? Walang ibang rason kundi poverty, kahirapan, kakulangan sa pera. Dahil hindi siya nag-iisip ng tama. So ikaw ba kung madaming pera, magpopokpok ka pa ba? If madami kang pera, ibebenta mo pa ba yung sarili mo? Of course not. So, yon. Next, we have the, proceed tayo sa prostitution. Interrupt mo na. Sige, sir. Meron kasi tayong tinatawag, guys, na victimology, no? Sa victim. Doon sa subject matter natin dati sa Introduction to Criminology. Nabanggit ni reporter, no? Kung ikaw ba, kung marami kang pera, ay magpapabiktima ka pa. Yes, meron pa rin, guys. May mga tao kasi kahit marami ng pera, guys, nabibiktima pa rin ng tinatawag natin trafficking of person. No? For example, you as a person, kinidnap ka, ang daming pera, di ba? That will be kidnapping in case na. Mapasok na sa kidnapping yan. Pero ang nangyari, mayaman kang tao, tapos walang makuha ang pera sa inyo sa ano guys, walang makuha ang pera dun sa mga magulang mo, the purpose of prostitution ay ibibenta ka lalo na kung magandang dalaga, talagita ka guys. No? Tapos kung ikaw naman ay gwapo, pwede ka rin ibenta guys dun sa mga ano naman, sa mga namamakla. No? That will be considered na kung yan, papasok pa rin sa prostitution. Hindi mo, meron kasi tayong dalawa guys. No? Nabibiktima tayo knowingly. Alam natin na nabiktima tayo. Tapos sa biktima naman tayo, anong winly? Hindi natin alam kung na biktima pala tayo ng tinatawag nating crime itself. Pag sinabi natin na winly guys, the best example for this matter is the prostitution. Yeah? Ito po mga to, ito yung mga taong hindi talaga biktima totally. Kasi they give their self, or his or she or he give their self to other people for the purpose of profit, no, para kumita. Unknowingly naman guys, meron tayong mga biktima. O, pasok ulit tayo sa prostitution. Meron tayong mga biktima na hindi nila alam na mabibiktima pala sila ng prostitution. O, ang pinangako sa kanila sa probinsya, pagdating mo dito sa Manila, maganda ang kakalabasan ng buhay mo. Maganda ang kinabukasan mo. Diba? Tapos pagdating niya dito, unknowingly mabibiktima na pala siya ng tinatawag natin prostitution. Always remember guys, trafficking of person
is one of the global global problem, no? Hindi lang po sa ating bansa kundi marami sa buong mundo ang marami pong problema. And one of the country that have problem in terms of human trafficking, papasok po kasi sa human trafficking to, is Philippines also. Susunod dyan yung mga Vietnam, other Asian countries. Not also Asian countries, but in other country. Guys, doon pa kasi ibang bansa, talagang talamak ang pagbebenta ng laman. No? Because of kahirapan, ang madalas maging biktima dyan, yung mga magagandang dalagita, yung mga, yung tinatawag natin na talagang sila yung mabibiktima dito. Tapos pa nga yan, guys, meron pa nga, eh, tinatawag tayo bidding. Alam niyo yung bidding? Pupunta pa eh. Titingnan sa harapan niyan, tapos mag-aano sila ng pera. Hanggang sa tumaas na tumaas ang value. Tapos kapag, magkadalasan, mataas ang bidding kapag virgin ang babae. No? Yan talaga ang inaano dyan sa prostitution. Not sorry for my word, but you are a criminology student. You have to be malawak ang pag-iisip sa mga bagay na to, guys. Because sa mga malalim na pag-aaral, meron kayong mga di-discovery dito sa criminology courses natin na dapat alam ninyo. As a future law enforcement someday, somehow, no? You need to understand well what is the need to know. No? Kasi lahat dito, guys, kahit alam natin masama, eh, kailangan natin pag-aralan maigi kasi in terms of our board examination, paiba-iba rin po kasi. We are dynamic. Pag sinabing dynamic, guys, paiba-iba ng ating estado ng pag-aaral. Ngayon, guys, dati, konti lang yung subject, 32 subject lang yata kami dati. Ngayon, 40 plus na. Ibig sabihin, nadagdagan. You have cybercrime, tama ba? Fabia, cybercrime in the fourth year student? Cybercrime na, ano? Human rights pala. Yes, sir. Meron po pareho, sir. Parehas. Tingnan nyo, guys. During our time, we don't have a human rights in cybercrime. Also, we don't have a dispute resolution in crisis incident management. Also, we don't have a victimology na magkaiwalay kasi magkasama pong subject yan sa human behavior in victimology. Ibig sabihin, guys, apat o limang subject ang nadagdag dito sa kurso nating criminology because of RA 11131. No? Dito po kasi pinasok yan, guys. If I were you, kung kayo ay nag-aaral mabuti, aralin nyo mabuti, guys, kasi make it sure na aralin nyo talaga sila kasi pag hindi, the chances of disqualifying or the chances that you kick out in the school, no? Kasi marami kasi mga tendency kapag hindi nyo inarag, eh talagang that is the reason why the PIBA student will be lipat, no? Transfer to the under school. Okay, and comparative policing system is also a major subject here in ating sa law enforcement agency. Leia, in kasama kasi sa Leia to, guys, eh. Okay, tuloy mo, reporter. Sige, reporter, tuloy mo na yan. So, nakikita po na po ulit, sir? Yes. So, prostitution. So, sa prostitution is sex engaged in for commercial reasons rather than for its own sake. It is commercial or mercenary sex. So, pag sinabi natin mercenary, defined as a person whose only motivation to work is money. So, yun nga, ang prostitution is parang in-offer mo sarili mo or pinapabayaran mo yung sarili mo para sa pera. Pero sabi nga ni sir kanina, yung iba, sinabi ata, at di ko po. Pero yung iba nga, sabi ni sir, hindi nila alam na biktima na pala sila. So despite the sexual drive, the main reason is money. I think lahat naman tayo ay may onting idea about dito sa prostitution. So next,
Prostitution is thriving and continuing to grow through the use of the internet for marketing to new clients and avoiding detection by law enforcement. So kadalasan na daw ngayon is sa internet na nakikipag-negotiate or nakikitransact para iwas sa law enforcement or iwas sa huli. So next, prostitution is a type of criminal activity which is made to order for syndicate, organization, and operation. So dito, nasabing made to order kasi para silang menu na anytime pwedeng bilhin. Pero para sa kanila, trabaho nila, parang tinuturing nilang trabaho yung eto. So some women need money to support themselves and their children. So in short, prostitution, payment for the exchange of sexual services. So our next slide will report. Mr. William will explain our next slide. Good morning, sir. Good morning, classmate. Yan pong nakikita sa picture is example of prostitution po. Pag sinabi po kasing prostitution, ito po yung ano, yung mga word prostitution, ito yung mga activities kung saan sexual activities like mga bayaring babae o yung mga nagbebenta ng laman para magkapera. Tapos sir, about dun po sa transnational crime, dadagdagan ko lang po sinabi ni China. Pag sinabi po kasing transnational crime, ito po yung mga activities or mga transaction kung saan nakaka-apekto across borders o ibang bansa po. Pwedeng maganda or mabuti yung epekto po. Tapos pag crime, syempre yung mga illegal na gawain. So yung dalawang word, pag pinagsama mo ay mga criminal activity na kung saan nakaka-apekto sa ibang bansa dahil nga mayroong transaction na nangyayari. Tapos sir, pag sinabi naman pong transnational crime, tas prostitution, ito naman po yung prostitution kung saan merong apektadong ibang bansa. Kumbaga po sir, may bayaring babae na ine-export sa ibang bansa kung saan doon sila gagawa ng sexual activities. Kumbaga sir, parang tinitrade yung babae para sa pera and yung babae doon sila magiging gagawa ng sexual worker o parang magpokpok sir, mga pokpok po sa ibang bansa. Yun lang po. Tapos, proceed na po sa local prostitution. Pa-next nga, China. Pag sinabi naman pong local prostitution, ano po, prostitution in the Philippines is illegal although somewhat tolerated with law enforcement behavior with regards to sex workers. Penalty range up to life imprisonment for those involved in trafficking, which is covered by the Anti-Trafficking in Persons Act of 2003. Prostitution is available to bars, karaoke bars, also known as KTBs, massage parlors, brothels, also known as CASA, street workers, and escort service. Dito po, sir, sa local prostitution po sir, may tatlo po siyang klase sir. Street prostitution, brothel prostitution, escort prostitution. Pag sinabi pong street prostitution, ano po sir, is a form of sex work with worker. Kumbaga ano po sir, public. Nagsosolicit po siya sa public. Naghahanap po ng customer. Then, for example po nito sir, mga park. Sa mga labas ng bar, nagsusilisit sila, nag-aantay sila ng customer para may makasex work sila, sir. Kapag sa brothel naman, sir, ano naman po ito, sir? It's a place where people engage in sexual activity with prostitutes. Kumbaga, sir, kapag sex worker in a brothel, mas ano po siya, sir, mas safe po siya kaysa sa street prostitution. Kasi tago po. Kumbaga, parang warehouse po yung brothel, sir. Tapos kapag
escort prostitution naman po, a female escort is just a type of sex worker who provides sexual service and companionship in exchange for money. Ito sir, escort service, kumbaga ano po ito sir? Parang online po ginagamit dito, parang magpo-post po ng pictures ng sarili mo and i-describe mo po yung magkano yung bawat pictures and describe the physical, yung ganda po ng ano mo, ng katawan and dedicate the money for change po sir. Panics nga siya na. Prostitution is a business of or practicing of engaging sexual relation in exchange for payment or some other benefit. A person who works in this field is called a prostitute and kind of sex worker. There are about 42 million prostitutes in the world who are living all over the world, and it was estimated that there were up to 500,000 prostitutes in the Philippines in 2013. Other countries legalized prostitution and regulated rules for it's already, but prostitution in the Philippines still remains illegal. Kasi ano nga yun? Pag sinabi pong local prostitution, meaning yun, pagbebenta ng laman is dito nagaganap sa ating lugar. Meron tayong example dyan, yung mga sa club, di ba, or kaya sa spa call, kunwari magtatrabaho lang sila bilang waiter o taga-massage, pero yung pala may extra service. Ang pinagkaiba lang ng local sa international prostitution, pag sinabing international prostitution naman, ito yung sa ibang bansa na nagaganap, kumbaga doon na sila magbebenta, ine-export sila para doon sila magpadali. Next mga ano, China, para maita yung example. Hindi, yung isa pa. Yan. Prostitution po, sir, local. Example po, sex work, sex trafficking, adult entertainment. Ayun po yung overall po niyan, parang pornography po. Yung cum work, porn star, exotic dancer, tapos escort, brothel, massage. Yan po yung mga example lang prostitution local na nagaganap dito sa ating bansa. Ilang po, sir. Hello. Sino yung reporter na yan? Ano po, sir? Ah, si Alusado. Alusado, ito tanong ko sa'yo. Ano, dito sa local natin, sa prostitution, ano yung talamak dito sa Pilipinas na napapansin mo? Ano po, sir? Street workers po, sir. Sa mga ano po. Ano parang mas marami pa akong nakikita dyan, sir. Sa mga street. Customer ka ba niya? Hindi po, sir. Wala po. Okay. May nakikita lang po ako, sir. Malapit din po sa amin dito, meron. Okay, meron yan, guys. No? Talamak talaga ang street worker dito sa ating bansa. No? Kasi yung mga street workers, no, makikita niyo yan, talagang mag-aalok sa inyo yan. No? 300 lang. Minsan nga, pangkapi lang. Pagdating sa probinsya. Kaya, minsan, ano lang. Pang tinapay lang. Meron mga ganun, guys. No? Kapag inalok kayo ng pangkapi lang, guys, delikado na yun. No? Medyo malaki ng butas yun. And the chances na magkasakit kayo, guys. And kapag mahal naman ang babae, this is a true to life story, guys. Kapag mahal naman ang babae, guys, kunyari, umabot ng libo-libo, no? Umabot ng 50 bill, ibig sabihin yung guys, no? Medyo masikip pa yan. Kapag sobrang mahal ng babae, kasi dito sa ating ano, sa institution pagdating, guys, no? Kapag, sabi nga dito pagdating sa street workers, no? Kapag masyadong malaki ang butas, mas mababa ang presyo. Pero pag mas maliit ang butas, mas malaki ang presyo. Pag virgin pa po, sir, ano, mahal. Yes. Yan yung tinatawag natin sa terms na ano, in terms, parang sa gulong, guys, no? Sa gulong. Kapag masyado nang gasgas, eh talagang masyado nang madulas at hindi na tatakbo na maigi. Tapos kapag bago pa ang gulong po, eh talagang magandang paanda rin, di ba? Ganyan din yan, guys, dito sa prostitution in local. Not in local country, but also in a foreign national. No? This is a serious subject matter, guys. No? Pagdating dito sa prostitution, mayroon talaga mga bagay. Dito buhay na buhay mga kalalakihan, eh. Pagdating sa prostitution. Depende na lang kasi kung sino ang nag-discuss, guys. No?
Wait lang. Kaya always remember guys no, na pagdating dito sa prostitution, there's a chances talaga na if there's yan, madalas mabiktima talaga guys yung mga taga-probinsya, lagi silang pinapangakuan na dito, pagdating nyo dito sa Pilipinas, pagdating nyo dito sa ano, Maynila, model, lalo namang magaganda, model kayo. Tapos naging ano pala, no, naging model ng streetwalkers na. Yan yung mahirap guys pagdating dito sa bagay nyo. And also, dito sa prostitution na tinatawag natin guys, this is one of the reason why of the people is being a prostitution or gusto nila dito. Kasi malaki ang kitaan. Lalo na kung maganda guys, no? Kung nanonood kayo ng mga porn movie like Mario Ozawa, no? Mario Ozawa is a porn star in the Japan, not Japan, and also in Canada. Talagang naging partner pa nga niya si Cesar Montano dito sa Pilipinas, no? Sabi nga ni Cesar, maluwag na daw masyado talaga. And that's the reason why porn is very broad in the country, guys. Why? Because of this, ano, lalo na ngayon, guys, pandemic. Mas inaabuso ang mga kababaihan regarding this matter. Why? Because yan, inaabuso nila yung kakayahan o yung sitwasyon. Diba? Eh, pagdating sa bagay na yan, talagang lalo na yun, kung malibog yung lalaki, gustong-gusto niya kung sino-sino dinadali niya. I make it sure, guys, na alam nyo yung may tinatawag tayong age. No? Alam yung age, yung HID. Kapag nawaan kayo niyan, guys, wala talagang lunas yung guys. No? If meron itong mga lunas, meron pag-aaral, regarding that matter, kung paano malunasan yung ganung bagay. Kasi guys, kapag alam nyo ba yung tulo, pag nagkaroon kayo ng tulo, talagang lalabas sa ari nyo, ano, yung nana no, na tinatawag natin. Sobrang sakit yung guys, no? Based on my experience, not my experience pala, based on other experience of my ano, other colleague. No? Ganun daw talaga yung guys, no? In terms na ganung bagay, talagang pag may tulo kayo guys, masakit talaga yan. Yan ang number one na isa sa mga pinaka lumalaganap na masakit guys is pagkakaroon ng HIV. Guys, no? Kasi yung mga kalalakihan, lalo na yung mga malalaki talaga, yung mga pang-standard talaga na hindi makontento yan guys, gusto nila makahanap ng ano. Doon sa subject matter nyo na human behavior, may human behavior ba kayo? Ngayon? Tama ba? May human behavior ba kayo ngayon? Meron po, sir. Meron po, sir. Eh, sayang. Hindi ko naging subject. At sinong subject? Sinong nagtuturo sa inyo ngayon? Sir James po. Sir Dallas po. Pag sa human behavior, guys, malup ano talaga yan. Buhay na buhay ang mga plano ko. Klase ko dyan pagdating sa mga prostitution na yan. Lalo na sa mga sexual deviancy. Yan sila nabubuhayan. Mga iba't ibang uri ng ano. Meron pa nga tayo. Nandun ba kayo sa sexual deviancy nyo? Yung pelasyo, donbanisim, sadisim, masochisim. Tapos na ba kayo doon, guys? I think so, na first year. Ha? Ano? Yung first year po. Sexual deviancy. Yung iba't ibang uri na sakit pagdating sa pagiging pag-sex, no? Yung tinatawag natin, ano, yung nakikipag-sex sa hayop, ano bang tawag doon, di ba? May mga ganun. Depende sa sitwasyon at depende sa sakit ng tao. And that is the reason one, guys. Number one, na makukuha sakit pagdating sa prostitution. Lalo na, lalo na yung mga kababaihan dito na nabiktima ng prostitution. It is HIV. Kaya mas gugustuhin ko pang mag-masturbate, guys, kaysa kung gumamit ng prostitution. Why? Because guys, kapag nagkasakit kayo, sobrang mahal ng gastos nyo dyan. No? Kaya yung mga mahilig sa mga prostitute dito na mga estudyante pa lang, talagang hilig na nila yan. Iwasan nyo na yan. Kasi the reason, baka hindi kayo maka-graduate, pag medical ninyo, naka-graduate ka kayo, pumasa kayo na board examination, pag medical nyo guys, lumabas sa resulta that you have HIV. HIV guys, nakakawa yan. Kawawa ang pamilya nyo kung nagkataon. Kasi pag naawa kayo nyo guys, the chances din na mahaway na sa paligid niyo. No? Beso-beso pa lang, paa mo, tapos ikikiss nyo kung sino man yung naging asawa nyo, talagang mahaway yan. That is the reason why the prostitution is very broad in terms of the sickness that you can get. No? Eh kung kayo ay, lalo nung sa mga lalaki dyan, mahilig gumamit, mag-masturbate na lang kayo, no? Para hindi na
kayo magkasakit yan, guys, no? Eh, sa babae, ewan ko kung ano ginagawa nila. Okay, guys, tuloy tayo sa discussion. Okay. Ikaw, William. William, yes, ikaw, sir? Ano ba pipiliin mo? Mag-girlfriend ka na lang o hanap ka ng prostitution? Hanap ka ng prostitute? Ka-girlfriend na lang, sir. Okay. Okay, okay, maghanap, guys, no? Dadating at dadating sa inyo lamang panong ano yan. Ang kailangan nyo lang, mag-aral muna kayo mabuti kasi pagdating nyo naman ng servisyo, pag naka-uniform na kayo, palay na po ang kusang lalapit sa inyo. No? Sa ROTC pa nga lang, guys, during our time, no? Sa ROTC, nag-ROTC ako, tapos naka-uniform ka nyo. Palay na lumalapit sa inyo, no? Kaya sheriff is good din talagang na... Ay, nako, just me, naalala ko tuloy. Sige, guys. Kung may mga ROTC officer dito, napakaganda niyan, guys. Okay, sige. Ako, sir. Yan yung mga ano, true to life story yan, guys, pagdating. Pag iba kasi ang tingin ng mga babae pag naka-uniform ka, guys. Kahit ROTC officer ka lang, guys, talagang paalay ang lalapit sa'yo. Okay? Sige, guys, tuloy mo na yan. Reporter. Okay, so we proceed po sa international prostitution. Pag sinabi po nating prostitution, this is carnal and lust doing. So, is international prostitution is not focused in one country, but between two or more nations, okay? So, we example that, like Netherlands is considered to be one of the most popular sex tourism in the world. We include the Africa, Thailand, Malaysia, Cambodia, Vietnam, also the Philippines po. So from the word international, katulad po dito sa nangyari sa bansa po natin. Okay, from local prostitute is ini-export sila sa iba't ibang bansa para doon po sila magpa-deal or kasi po, malaki ang money na makukuha nila. Kaya, ayun po, dito po tayo nagkaroon ng transnational crime. Okay? So, dito na po. But, the international law po natin defines prostitution as a human rights violation. Prostitution is incompatible with human dignity and human rights. Okay po? So, ibig sabihin po yung international law po natin is really against po talaga sa prostitution po na nangyari po sa bansa po natin or sa iba po. Kasi yung dignity po talaga natin dapat po bilang isang babae or bilang isang lalaki ay napakahalaga po yan. Between sa marriage po yan or sa husband and wife po natin. And dapat po yung dignidad po natin ay alagaan din po natin at dapat po nating ingatan. Okay, universal human rights can be okay, reporter, pa-interrupt ako. Okay, dinabanggit ng reporter data dito yung Republic Act na dapat meron dito. Meron ba yan, reporter, nakalagay yan? In-include yun ba yung Republic Act regarding the trafficking in person or prostitution? In-include yun ba yan? Sir, dito po sa, i-discuss pa lang po yung Article 3 and 5 po. Article 3 and 5, in what particular law? Ano Republic Act ba yan? Republic Act ba siya? What I mean, Republic Act is this special penal law that Congress or the Senator approve it and signed by the President of the Philippines. Yes. Tinga, forward mo nga muna. Ah, ito. Article 3 and 5, the Universal Declaration of Human Rights, 1948. Tama ba? Ayun yung sinasabi mo, reporter Sotea? Ayos po. Okay, guys. Article 3, verse and 5. Ito ay Bill of Rights na to. Sa Declaration of Human Rights in 1948. Nakalagay po yun sa institution. No? Sa institution. But my question is, what is particular law protect the anti-trafficking of person? Okay, guys, kung di nakita ni reporter, the law that created for protection of all individual human rights in terms of the anti-trafficking of person is the Republic Act. Take note, guys. The Republic Act 9208. Sige.
William, you have ano? Yes po sir, Republic Act 9208 po sir. The Anti-Human Trafficking Act, Gender Neutral Diminution of Prostitution. Prostitutes are the trafficking victims, penalized use of trafficked persons po sir. Okay, thank you. Ano po siya sir? RA 9208 of 2003. Yes, pero meron po tayong bagong batas na ito'y nagkaroon ng enhancement. Pag sinabi natin enhancement, hindi naman totally binago, kumbaga dinagdagan lang. Ang batas po na yan is RA 10364. Make it a take note guys, RA 10364 establishes the necessary institutional mechanism to protect and support trafficked person and provides penalties for its violation. The 10364, also known as the expanded, pag sinabi natin expanded, no? Doon sa 9208, ang ano po yan is anti-trafficking in person. Pero dito sa 10364, expanded anti-trafficking in person act. Yan po yung batas na naka-included dito sa ating 9208 na ni-revise o nagkaroon ng enhancement regarding sa RA 10364. Make a take note guys, RA 10364. Yan po yung batas na nagpa-straightening regarding the RA 9208. Okay? And in terms of ito kasi guys, pinaprotektahan lahat ng mga nabibiktima ng prostitution, not only women but also other people. Eh merong ulit tayong batas guys na nagpoprotekta din sa mga kababaihan natin. The RA 9262, no? Ito ay VAWSI, Violence Against Women and Children, RA 9262. Ang mahirap lang kasi dito sa bansa natin guys, no? Mas maraming batas po na nagpoprotekta pagdating sa kababaihan. Paano naman kami, no? Paano naman tayo, guys, no? Sa mga kalalakihan? Paano kapag pag narip si William ng mga babae, anong ikakaso sa kanya, guys? No? Napaka-unfair nyo, no? Tama ba, William? Pag narip ka, anong ikakaso mo sa kanila? Meron ka ba naisip na batas? O thank you na lang? Heaven? Di po, sir. Di ko po alam. Yes guys, kasi wala po kasi yan, dami po kasi nagpoprotekta sa ating ano, mga kababaihan. RA 9208, RA 9262, RA 10364. Yan, marami mong batas guys pagdating sa mga kababaihan. Pero sa kalalakihan, pag naabuso tayo, no, eh talagang medyo mahirap makipaglaban. No? Pero yan, eh talagang yan ang batas natin, wala tayong magagawa. No? Pero may mga batas din na will be included or will be excluded. Pwede tayong masama, pwede tayong hindi. Pero pagdating sa kababaihan kasi yan, marami talagang batas na pumoprotekta sa kanila. And that's a good idea for our lawmakers, no? Eh kung meron silang magawa para sa kalalakihan na pag tayo naman ang na-rape ng kababaihan, ano pwedeng ikaso sa kanila, no? So, thank you na lang pag ganun. Kasi meron, di ba may tinatawag tayong, excuse me for my word, di ba meron tayong tinatawag na LGBTQ ba yun? Lesbian, ano ba tawag doon guys? Yung samahan ng mga ano? Lesbian, gay. LGBT po? Oh, LGBT. No? E paano pag na-rape yung bakla? No? Sabi niya, binaboy mo ang pagkatao ko. Binaboy mo ang pagkababae ko. No? Sabi niya, pagkababae niya kasi mga ganong bagay. No? Kaya, in terms of that matter, I don't know if there's a rule of law that protecting also our dignity. Bagit na yun eh. Ni reporter, no? Pinoprotectan doon natin yung dignidad. Reporter, paano naman pag sa lalaki? Paano naman yun? Parang sa babae lang kasi nabanggit mo eh. No one shall be subjective to torture or the cruel, inhumane, degrading treatment or punishment. But in the according to the law, eh, ang piniprotektahan po dito ay eh, mas marami sa babae. Paano naman sa lalaki? You have any idea? Kasi ano sir, usually po kasi pag sa mga lalaki po kasi, sa babae po kasi, more on virginity po talaga yung napakahalaga. Sa lalaki naman, I think, siguro 40% yung mawawala. Tapos sa babae naman, marami po talagang nawawala sa babae, sir. Kaya
kaya nag-focus din talaga yung law po, yung law sa kababaihan din po talaga. Okay, I agree. Agree po doon, reporter. Marami kasi talagang mawawala, no? Like me, no? Babae ang anak ko. Ayoko, gusto ko talagang protektahan niya. Okay, thank you dito for sharing, Miss. Sino ba nag-share na ito? 1930 Revised Penal Code, Criminalized Prostitution and White Slave Slavery or Slave Trade. Ito, Revised Penal Code is, this is a felony or offense? Felony ba to, guys? No, felony kapag ano, no? Revised Penal Code, tama ba? Or offense? Any pang the class? Felony or offense kapag Revised Penal Code? Medyo nakakalimutan ko. Offense, sir? Sa Revised Penal Code? Apo, sir. Offense, sir. Wait lang. Offense. Felony, sir. RPC. Felony. Okay, search you guys kasi medyo nakalimutan. Revised Penal Code po, sir. O, kasi magkakaiba yan, guys, eh. Meron tayong offense, may felony tayo, tapos may misdemeanor. Kapag sa misdemeanor, ito yung mga municipality, iba yung mga barangay. Yan. Pero kapag sa offense and felony, medyo nakalimutan ko. Felony and offense. Magkakaiba kasi yan, guys, pagdating sa ganyang bagay. Magkakaiba sila ng violation itself. Okay? Kapag siguro sa felony, sabi ni Miss Sir ni Fabia, is the violation regarding in felony in Revised Penal Code, tama ba? Or offense? Medyo nakalimutan ko yun. Okay. Felony, guys, sa Revised Penal Code natin. Offense naman natin is the Special Penal Law. Okay? Special Penal Law yan. Okay. Sige, reporter. Tuloy mo na yan. Sige, tuloy ka. So, ayun po. So, marami nang ano, nabigay si Sir sa atin ng mga in about nga po sa mga babae ng mga article. Ayan. So, dito naman po sa prostitution is indeed incompatible with Article 3 and 5 of the Universal Declaration of Human Rights 1948, which state that everyone has the right to life, liberty, and security of person, and no one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman, or degrading treatment or punishment. So, ito naman po yung article is for all po. Either yan ba ay sa lahat po yan. Like, we example po, like, sa mga OFW po. Yung pag nasa ibang bansa po sila, although not lahat po ng OFW, yung iba po is minamaltrato po sila ng kanilang mga amo or di kaya minumulisya po sila. Yung iba naman is yung nagtatrabaho sa massage before yung nabalita na ay sa kay Tolfo is, which is yung nagmamassage yung mga kalalakihan po yun na sa ibang bansa, which is mga bakla. Tapos ang ginagawa sa kanila is inaharas po sila, ginagamit po sila. So that was ano, kaya po sabi po dito sa article na to, dapat magkaroon po tayo ng ayun, hindi po tayo gagawa ng masama. And then, sa next slide po. And then, women do not make a rational choice in entering prostitution. They settle with the limited option available to them bearing of iniquity that are set by customer who pay women to do what they want them to do. Okay? So, ito po yung sa lahat po kasi ito yung mga ginagawa po talaga. Kadalasan po talaga sa babae. Kasi nasa last po tayo sa mga carnal things. And overall, prostitution is not a choice as survivors of prostitution have described it as the choice made by those who have no choice. So, okay. So, siguro po, pag ano, I mean, hindi rin natin masasabi na hindi natin siya choice.
Kasi yung iba, ginusto naman din po nila yun. Kasi malaki nga naman po yung pera. Pero yung iba naman po is sa pilitan. So yung marami din po yung mga, tawag nito, basta ayun, kalimutan ko. And women are forced into prostitution by gender discrimination, race discrimination, poverty, abandonment, debilitating sexual and verbal abuse, lack of formal education or job that does not pay a living wage. So, okay po. So, kaya this is the same, kaya po, this is the same reason and consequences, that's why we have a prostitute in our country. Kasi nga naman po sa walang pera, mas mabilis yung, kadalasan po sa mga mami, yung may mga anak na po, kadalasan pag yung mga husband nila is hindi sapat sa family yung kinikita. Yung makapitbahay namin dito, ganun yung ginagawa nila. Kasi, I mean, super, wala na silang choice, kundi yun yung kinukuha nilang trabaho. Pero, ito po ay lesson din po sa atin, for lalo na po tayong mga estudyante na we need to do our best for school or to have a better work na mas marangal. Kasi marami naman pong marangal at saka maging contented po tayo sa buhay po natin. So yung dito po sa picture na po yan, yan sa, na, lalo na po sa itong babae na yan. Like mga gold digger, marami po yan sa ibang bansa. At sa ibang bansa po kasi masyadong lantaran po yung mga ano dun eh, ginagawa. Yan yun sa mga bars. And kadalasan po sa ibang bansa, like sa US, ayan. So, nandun po yung mga negative effects on our society. Pag sinasabi po natin prostitution. I think, so, reporter, you can stop that, no? Sa human trafficking. I-end muna natin dito sa human trafficking para sa susunod. Ay, pwede natin i-discuss yan. Sige, Agorilla, pwede i-close mo na yan, presenting mo. Okay, may comment dito. May mga babae na di consider themselves as a sex worker na tapos work na talaga nila sa prostitution. Yes. Meron talagang ganun, guys, na pagdating sa ganyang bagay. Kasi sa hirap nga naman ng panahon, sa hirap ng buhay ngayon. Eh, the way of living, yun na yung ginagawang ikabubuhay. No? Kasi ganito yung guys, no? Kapag so, kumakalab kasi yung sikmura mo, gagawa ka ng paraan kung paano ba mabuhay. No? It's either you do a good job or you do a bad. It's either bad or good kung ano ba yung ikabubuhay mo. Pero wag naman sana umabot sa punto na ikaw mismo sa sarili mo, no? E talagang ibibenta mo yung laman mo, no? Kasi pag umabot ka sa punto yun, medyo masakit, no? Medyo masakit, lalo na kung kayo, ayun, sa pagdating sa anak ko, no? Ayoko ng ganyan, no? Babae rin kasi ang anak ko, kaya ayoko, gusto kong panatilihin yung kanyang dignidad na sinasabi ni reporter, ang kanyang puri, di ba? Lalo na sa mga babae dito. Make it sure to yourself that you know the handle the situation. Sabi nga, no, ika nga, huwag nyo kaagad isuko ang bataan. Suko nyo muna ang Cavite. Okay. Open ka mo, guys. Love is very powerful in our nature. Pag-ibig po, sabi nga nila, di ba, ang puso nasa, ano ba, ang puso ay nasa baba, hindi nasa ulo. Abe, yung wag mo, ako mo, nakalimutan yung kasabihan na yun eh. Any part of the class? Minsan daw, ang isip ang ating sinusunod kaysa dito sa ano natin. Mas kung matimbang ang isip nyo, guys, kung mas matimbang ang utak nyo, ibig sabihin, matured kayo mag-isip. Pero kapag tinimbang nyo o yung puso ninyo sa mga bagay nyo, ibig sabihin na puso mamon kayo, no? Mabilis kayong ma-fall. Mga lalaki, nature sa aming mga lalaki, malakas mga ano yan, mga aning yan, no? Kung mga aning magpapaaning kayo, ay talagang susuko si Cavite, no? Cavite na tayo, Cavite kasi tayo, guys, wala tayo sa bataan. Kabso kasi tayo. Okay, wait lang. I hope you understand well the reporter, na kung ano yung diniscuss ni reporter, no? For the purpose of having a high moral, I give +20 or +10
in terms kung sino po ang pinakamataas sa ating reporting system. Ito ibibigay ko guys in the finals na po. Finals. Kaya pakigandaan po ang inyong mga PowerPoint presentation. Tapos yung the way of your thinking o the way of kung paano kayo mag-explain. Mas ina-approbahan ko po guys yung rude magsalita o kaya yung talagang totoo sa sarili niya. Mas gusto ko yun. Yun, plus 10 or plus 20 in the my final examination. That is a big help kasi plus 20 guys o plus 10, yung talagang malaking tulong sa inyan. Eh paano kaya, di ba, pagdating na exam, may wala ka na maisip, no? Eh 70 yung grade mo, no? 70 is not enough. In our class, guys, 75 is our passing rate. 75 po. Pagdating sa midterm, 75 ang passing rate natin. Alam nyo naman yan. Diba? Alam nyo 75 ang passing rate natin kasi 100 items yan. Yung sa 75 na yun, kung naka-70 ka tapos may plus 10 ka in terms of final examination, eh talagang malaking hatak yan. No? Kung naka-100 ka, eh gagawin ko bang 110 yan? No, hindi na. Hindi ko gagawin 110 yan, guys. Baka ilagay ko na lang sa midterm mo, di ba? Kung mababa yung midterm mo, hindi hatiin natin. Yeah, pwede yun. Walang 110 na score, guys. Okay? Plus 10 or plus 20 for those people na makakakuha ng malaking score regarding sa reporting natin. And also, reporting natin, guys, equivalent po nito kung ilang kayo sa grupo. Ilan ba kayo sa grupo, guys? 5, no? Tama ba? Kung 5 kayo, recitation po yan. Recitation hanggang 5. Okay? Kung ilan yung recitation natin, pwedeng ilagay sa quizzes doon. Pero sa recitation ko, mostly ilalagay. Okay, maraming salamat sa inyong paikinig at I hope meron kayong natutunan sa araw nito. Hanggang sa muling pagkikita in terms of midterm na po. Sa midterm na tayo magkita, guys. Okay, bye-bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.